pa rin humpay sa paghirit ang mga panay sa pagbabalik-tambalan ni Jericho Rosales at Christine Hermosa sa telebisyon. Ito ay dahil sa hairstyle ng aktor kung saan naalala nila ang karakter nitong si Angelo Benavista sa Pangako Sa'yo. Kaya naman sa'yo nila, Bikini Man! Pegbegian! No. Yeah! Actually, pwede ako. Naniniwala ko. Maraming ano, maraming pa rin manonood. Totoo. Kasi nagsimula... Actually, bago yung mga love team na yan, meron munang eco-teeners, no? Diba? Eco-teen na tinatawag dun sa Pangako Sa'yo, diba? Oo, ikaw gusto mo rin. Sila yung original eh. Actually, kami ni Mildred, kami ni Mildred, mga tatlong sikat, yung magagaling na actor ng ABS, di ba? Kinukonsider niya si Piol Pascual, si Johnny Jericho. Kami ni Mildred, maka Jericho eh. Yes. Click talaga Jericho. Ang Jericho at diba? Christine. Alam mo, pumunta ako ng Indonesia, nagtanong-tanong ako kung kilala nila yung mga Pilipino nating mga artist. Kilala nila si Jericho actually, at saka si Christine. Merong isang Asian country, meron din talagang sikat na sikat sila. Indonesia na. Yun nga, yun dahil sa Pangako Sa'yo, no? At saka yung ngayon nandito ka ni Juan Mig, ni Jericho, at saka ni Christine Hermosa, sabi ni Juan Mig Bondoc, yung nasa airport daw siya ng ano? Japan. Ng Malaysia. Malaysia. Nagulat siya, pinagkaguluhan talaga siya dahil napapanood nga siya doon sa pelikulang yon. At saka may isang series pa eh, kung saan kasama si Juan na pinagkaguluhan siya ng husto. Alam nyo, dapat meron susunod, meron dapat na, di ba, nagka-reunion project din naman sila, di ba? Hindi ko lang masyadong matandaan kung anong series na yon. Pero dapat ibalik sila ulit sa isang teleserye. Yon. Tapos merong offer ulit pero hindi tinanggap ni Christine dahil kailangan mag-taping sa Malaysia. Yung so parang ang priority ni, ano, ni Christine, yung family niya. True. Parang ganun dah. Kasi malalayo sa pamilya. Pero sayang din. Pero dami pa rin talaga ako, naniniwala ko yung mga love team na dati. Kapag ka pinag-partner mo ulit eh, tatangkilikin kasi, di ba? Depende rin. Depende eh. Oo nga. Siyempre parang iba na rin kasi yung audience ngayon. Hindi kung talagang sikat na sikat naman bakit yung Gabby Sharon, yung kanilang concert. Pero ko... Yung mga ka-age nila. Pero ito ah, itong love team ng Just Lia, naniniwala ko. Ay, bata pa naman sila eh. Di ba? Hindi nag-iwalay sila. Pero ito, pero may chemistry pa rin naman itong dalawa. At properties pa naman sila. At ano, bata pa sila. Correct. Kaya sana nga, gumawa. Pero kung may gagawa man ng movie para sa Eco Teener, ang pangalan ng love team. Eco Teeners. Tama pala na. May S. Eco Teeners. Then yun ang fan club nila noong araw. Oo, Eco Teeners. Eco Teeners. Pero ang tawag sa love team nila Eco Teen. Eco Teen. Eco Teen. Parang yung Eco Teen. Tama, Eco Teen. Magkiklik yun. Saan maisip ng ABS-CBN? Sino nung gagawa sa cinema? Pagtambalan silang uli sa isang teleserye. Pero parang hindi na yata kaya ni Christine, no? Parang si Christine, parang hindi niya na pangayon. Devoted wife kasi siya. Kasi minsan, di ba, sa last interview niya, ang sinabi lang niya, ay, tingnan natin, depende sa project. So, medyo choosy-choosy na siya ngayon. Correct. Parang tinanong din doon tungkol kay Jericho, okay pa ba siya na gumawa ulit ng project with Echo? Parang sa, tingnan lang muna natin. Kasi ngayon, ganun talaga pagkakakak. Gumaganon talaga siya. Yung may blind item nga dati. Di ba? Yung kaibigan natin, alam mo na. Ayoko nang banggit. Sige! Hi, Ma'am Jen! Hi, Ma'am Jen! Dumalo sa studio. Lado sa studio. Ma'am Jen, hello po. Thank you po sa pizza. Ayan. Meron pizza? May pa-pizza. Hindi, may kalamay. Nakita ko. Hindi yung kalamay po ito.